Zara, makadudahin po kami. Kakait. Sige po, bye! O sige, anak. Dila na ako mahulog sa inyo. Ikat ka, anak. Bye! Bye! Nag-reply na si Ryan. Pupunta daw sila. At sakay-sakay, pag-reply sa bahay ni Zara. Nang dumating sila doon, ay meron na nakikatay sa kanila. Sa parlor, bakit walang pinagbago sa mga... Ngayon, balita ko na promote ka na. Congrats sa wala ba blow-off yan? Noong nakarangban pa yon, wala ka pa rin pagbabago at tag-atid ka pa rin ng balita. That's enough na nga, sina para makapag-merienda. Yan ang pinaka-gusto ko sa lahat ang sinabi yun. Tara na! Yan ay mama, di pa katagal. Hintuda ang pagkakansuwalay ng ka. Hoy! Amot! Say mo! Basta kahain! Gutom na yata ko! Tayo dito ba kayo sa reunion natin? Mamaya na natin pag-usapan yan. Kumain muna tayo. Ano ba kakakain dyan, Sara? Marami. Ang plano ko kasi na magkita-kita muna tayo before the reunion na lang. Kaya nag-prepare talaga ako ng food. Baka naman po na imported dyan. Mas madarap kasi kapag hindi imported. Nakamuklaing, kurain no imported, bueno, lokal, mabalinin, kanyang. Anak! Isto na yan! Mata na mo! Uy, ninin niyo, matilit ito, niluto ni Nistara, naong tagagag ni Angat. Thanks, ha? Sige! Kumain na tayo. Believe talaga ako dito sa mga kaibigan ko. Kahit marami na kayong lugar na napuntahan, eh hindi pa rin ninyo nakakalimutan ang mga wika na ginagamit ninyo sa sarili ninyong probinsya. Aba, dapat lang. Kailangan, kung saan man lugar tayo makarating, kailangan palagahan natin ang sariling atin. Sang-ayon ako dyan! Sinusunod ko ang bayan nanay ko eh! Kaya yan ang lag natin tatandaan. Kahit saan bansa pumunta tayo maating, lagi natin sa isa-isip at isa puso ng pagpapalaga at pagmamahal sa ating sariling wika. Kaya nga, dapat kahit pagsasalita natin at kilos na kakilala tayong bilang isang Pilipino. Tama ka dyan, mahalin natin ang sariling atin.